Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Saranghe! Maruming babae. Ito ang katagang kalimitang bansag sa mga babaeng biktima ng panggagahasa sa kasalukuyan. Sa isang konserbatibong bansa tulad ng Pilipinas, maraming kaso ng panggagahasa ang hindi na nakakarating sa mga otoridad dahil sa takot, kahihiyan at minsan pangungutya ng ibang tao. Kahit mataas na ang parusa sa mga ganitong kaso, marami pa rin talaga ang nakakalusot at hindi nakakarating sa mga otoridad. Walang talaan ng mga ganitong kaso, ngunit hindi ibig sabihin ito ay natigil na ang ganitong krimen sa ating bansa. Ang unang media-recorded case ng gang rape sa Pilipinas ay noong unang bahagi ng 1960 nang si Magdalena T. De La Riva o mas kilala sa pangalang Maggie De La Riva, isang Filipina actress ay dinukot sa harap ng kanyang tahanan sa New Manila, Quezon City noong July 26, 1967. Siya ay dinukot ng apat na lalaki na pawang mga anak ng maimpluwensyang pamilya dito sa Pilipinas. Dinala siya ng mga ito sa isang hotel kung saan siya inabuso at ginahasa. Ang kaso ng panggagahasa kay Maggie De La Riva ay naging isa sa mga kasong naging popular sa kasaysayan ng Pilipinas. Samahan niyo ako at ating balikan ang masalimuot na pangyayaring ito sa buhay ni Magdalena T. De La Riva. Si Maggie De La Riva ay pinanganak noong September 3, 1942. Ang kanyang mga magulang ay sina Pilar Torrente at Juan De La Riva. Kamag-anak rin ni Maggie ang mga awit na sina Ana Rivera at isa pang aktres na si Marian De La Riva. Nagtapos si Maggie ng elementarya at high school sa Miriam College. Nagtapos rin ito ng secretarial training noong 1960 sa St. Teresa's College. Noong 1963, napili siya bilang isa sa top 5 finalists sa beauty pageant na Miss Caltex of 1963. Nang parehas na taon din, nakasali si Maggie sa listahan ng best dress ng mga elitista at VIPs ng Fashion Guild of the Philippines, suot ang gown na gawa ng pamosong designer na si Millis Gown. Nang sumunod na taon, nakuha naman siya bilang brand promoter para sa Respect the Centavo na isang saving advertisement. Naging isang mahusay na ballet dancer din si Maggie bago niya pasukin ang industriya ng pag-aartista. Napakahusay noon ni Maggie sa kanyang career bilang isang artista sa pelikula. Kumikita siya ng 8,000 pesos kada sa isang pelikula, 800 pesos naman sa kanyang mga permanenteng mga palabas. 300 pesos per month naman ang bayad sa kanyang mga live promotional shows sa pagpo-perform niya sa mga broadcast at television show sa ABS-CBN at 100 to 200 pesos naman para sa mga appearance at guesting sa iba pang mga shows. Noong 1960s, malaking halaga na iyon kaya't masasabing naging matagumpay si Maggie sa karerang kanyang pinasok. Sa kasamaang palad ng parehong taon din, namatay ang ama ni Maggie sa edad na 58. Dahil doon, si Maggie na ang tumayong breadwinner ng pamilya. Ang kanyang ina naman ang namamahala sa kanilang bahay at siyang tumutusto sa iba pang pangangailangan ng kanyang mga anak at pamilya. Lalo pang nagpabango sa pangalan ni Maggie ang paglabas nito sa pelikulang Standby kasama si Joseph Estrada. Ang pagganap naman niya sa pelikulang Ang Langit ay Para sa Lahat, ang isa sa pinaka-memorable niyang pagganap kung saan itinuring iyong isa sa kanyang mga best work. Bukod sa taglay na talento sa pag-arte, nabiyayaan din si Maggie ng talento sa pag-awit kung kaya't palagi siyang naiimbitahan na mag-guest sa mga nangungunang nightclub sa Maynila. Dahil din doon, nagkaroon siya ng sariling TV show na pinamagatang Maggie sa ABS-3. Naging guest artist din siya sa tanghalan sa Dari Gold at paulit-ulit na guest sa Tindahan sa Nayon sa VG Television Production sa MBC 11. Patuloy na namayagpag ang pangalan ni Maggie sa pinili nitong karera. Bukod sa natamong katanyagan, nagbigay din iyon ng dahilan upang maitaguyod niya ang kanyang pamilya. Masayang masaya si Maggie at halos hindi siya makapaniwala sa lahat ng mga biyayang kanyang patuloy na natatanggap.
Ngunit sa kasamang palad, ang lahat ng ito ay may katapusan. Noong June 26, 1967, sa edad na 25, si Maggie De La Riva ay dinukot, ginahasa at pinahirapan sa Swanky Hotel sa Pasay City. Noong araw na iyon, bandang 4:30 ng madaling araw, si Maggie at ang kanyang assistant na si Elena Calderon ay pauwi na sa kanilang tahanan sa Maynila. Galing sila sa isang videotaping session sa ABS-CBN studio sa Rojas Boulevard, Pasay City. Minamaneho niya ang kanyang Bantam car nang harangin sila ng apat na lalaking nagmamaneho naman ng Pontiac two-door convertible car. Ang apat na lalaking ito na sakay sa Pontiac ay pawang mula sa mga maimpluwensyang pamilya. Kinilala ang mga ito na si Jaime Gomez, Eduardo Quirino, Rogelio Canyal at Basilio Pineda. Si Jaime Gomez ay sikat na music band leader at engineering student ng De La Salle University. Si Gomez ay kilalang anak ng isang prominent doctor at businessman sa Guagua, Pampanga. Si Eduardo Quirino naman ay isang second year journalism student na anak ng lawyer accountant mula sa Calaca, Batangas at nanirahan sa Mayon Street sa Quezon City. Si Rogelio Canyal naman ay isang architectural student, anak ng isang retiradong school principal, a native of Bacolod City at nanirahan sa Palawan Street, Sampaloc, Manila. Ang huli naman ay si Basilio Pineda, anak ng retiradong Makati at Pasay Police Chief, may dalawang anak at nanirahan sa 184 Macaroni Street, Makati. Kilala din siya bilang miyembro ng mga gang na nananakit sa mga celebrities. Ayon sa mga pahayag, nagtungo si Aquino at Canyal sa bahay ni Gomez sa Makati upang hiramin ang kanyang pulang Pontiac convertible car bandang alas 11 ng umaga noong July 25, 1967. Ayaw ipahiram ni Gomez ang kanyang sasakyan nang hindi siya kasama kaya't nagpasya siyang sumama na sa grupo. Nagtungo ang grupo sa Ulog Cocktail Lounge na matatagpuan sa kahabaan ng A. Mabini Street sa Ermita kung saan nakilala nila si Pineda. Nag-inuman sila hanggang alas 3:30 ng umaga kinabukasan. Habang nag-iinuman sila, ibinahagi ni Pineda sa grupo na na-inlove siya sa movie actress na si Maggie De La Riva. Sa puntong iyon, alam ni Pineda na may videotaping session si Maggie sa ABS studio. Mula Ulog Cocktail Lounge, nagtungo ang grupo sa ABS studio na matatagpuan sa Rojas Boulevard sa Pasay City. Nakarating ang grupo sa lugar bandang alas 4:30, sakto namang katatapos lamang ng recording ni Maggie. Sinubukan ni Pineda at Canyal na kausapin si Maggie, ngunit dahil hindi kilala ni Maggie ang grupo ng mga lalaki, hindi niya pinansin na mga iyon at agad na sumakay na lamang sa kanyang sasakyan kasama ang kanyang assistant na si Elena Calderon. Dahil hindi nga sila pinansin ni Maggie, nagpas siya ang apat na lalaki na sundan ang sasakyan ng dalaga patungo sa kanyang bahay sa Maynila. Paparating na sana si Maggie sa kanyang bahay nang dikitan ng apat na lalaki ang kanyang sasakyan at sinubukang banggain iyon. Inapakan ni Maggie ang kanyang preno at umikot para maiwasan ang banggaan. Nang ihinto ni Maggie ang kanyang sasakyan ay nasa tapat na siya ng gate ng kanilang bahay. Dahil sa inis, dahil muntikan na silang mabangga, ay sinigawan ni Maggie ang mga lalaki. Agad namang tumalon si Pineda sa kanilang sasakyan, binuksan ang pinto ni Maggie at hinila ang kaliwang braso nito. Sinubukan ni Maggie na kumapit sa manibela, ngunit nagawa pa rin siyang mahila ni Pineda palabas ng kanyang sasakyan. Buwaba naman ang sasakyan ng assistant niya at hinawakan ang kanang braso ni Maggie upang hilahin siya kay Pineda, ngunit dahil sa taglay na lakas ng lalaki ay naitulak lamang siya nito palayo. Tulong-tulong ang apat na lalaki na maipasok sa loob ng sasakyan si Maggie. Itinulak ng mga lalaki si Maggie sa backseat, hinawakan siya ng tatlong lalaki sa kanyang paa at liig habang bumubulong ng mga mahahalay na salita sa tenga niya kasabay ang paghawak sa kanya ng may pagnanasa. Si Pineda naman ay nagpatuloy lamang sa pagmamaneho ng sasakyan palayo sa lugar. Sa puntong iyon, nakiusap si Maggie para sa kanyang buhay at kaligtasan. Sinabi niya sa grupo na umaasa sa kanya ang kanyang pamilya mula nang namatay ang kanyang ama. Sumagot naman si Aquino na mas pabor pa di umano sa kanila iyon dahil wala nang sino mang maghihiganti sa kanila dahil patay na pala ang kanyang ama. Pagdating nila ng Pasay City, dinala ng grupo si Maggie sa isang rundown hotel na tinatawag na Swanky Hotel. Nilagyan ni Gomez ng blindfold si Maggie bago pumasok sa loob na sinasabing pagmamay-ari ni Pineda.
Dinala ni Kanyal si Maggie sa isang silid at para mapanatiling susunod si Maggie sa ipinag-uutos nila ay pinagbantaan nila ang dalaga na bubuhusan ng asido ang mukha nito kung ito ay manglalaban. Inilagay nila si Maggie sa kama at tinanggal ang piring. Nakita ni Maggie si Pineda at Aquino sa harapan niya habang si Gomez at Kanyal naman ay nakaupo sa tabi niya. Pare-parehong nakatingin at nakatitig ng may pagnanasa sa kanilang mga mata. Inutusan ni Pineda si Maggie na sumayaw na sinang-ayunan din ang tatlo pang lalaki. Inutusan din nila si Maggie na magsayaw sa harap nila habang nakahubad. Dahil sa matinding takot ay walang nagawa si Maggie kundi sundin ang pinag-uutos ng apat na lalaki. Nagsalit-salitan ang apat sa pangahalay kay Maggie. Dahil nanlalaban siya, nakatanggap si Maggie ng ilang mga suntok sa tiyan at iba pang bahagi ng katawan. Nang nasa state of shock na si Maggie mula sa pangahalay at pananakit mula sa apat ay nawalan na ito ng malay. Para naman bumalik sa wisyo si Maggie ay makailang beses din na binuhusan siya ng tubig sa mukha ng apat na lalaki. Matapos may sagawa ang pangahalay, binigay ng apat na lalaki ang damit ni Maggie at sinabing isuot iyon. Sinabihan rin nila si Maggie na maghilamos ng mukha at magsuklay ng buhok upang palabasin na parang walang nangyari sa dalaga. Sasabihin di umano ng dalaga na napagkamalan siya ng isang grupo ng mga lalaki bilang isang hostess at nang malaman ng mga iyon na siya ay isang movie actress, siya ay agad ding pinalaya at hindi sinaktan. Ting binigyan ng apat na lalaki ng babala si Maggie na huwag ipapaalam sa pulisya ang nangyari dahil kung sila ay mahuhuli, gagawin nila ang lahat upang sila ay makalaya at sa oras na makalabas sila ay hahanapin nila si Maggie at sisirain nila ang maganda niyang mukha gamit ang asido. Matapos ang lahat ng babala, muli nilang piniringan si Maggie at inakay pababa ng silid ng hotel. Dahil nadadapa si Maggie, kinailangan siyang buhatin patungo sa sasakyan. Sa loob ng sasakyan, ipinatong ni Gomez ang ulo ni Maggie sa kanyang mga hita at pinanatili ang ganoong posisyon habang nasa biyahe upang walang makakita sa dalaga. Habang nasa biyahe naman, pinag-usapan ng apat kung saan ibababa si Maggie hanggang sa napagpasyahan nilang ibaba ito sa harap ng Free Press Building hindi kalayuan sa Epifanio de los Santos Avenue malapit sa Channel 5 Studios para palabasin kagagaling lang ni Maggie sa studio. Nang makarating sa lugar, inutusan ni Pineda na tumawag ng taxi si Gomez. Agad naman itong sumunod at pumara ng isang taxi mula sa kumpanyang UBL Taxi Cab. Matapos muling mapaalalahanan ang kanyang gagawin si Maggie, sinamahan ni Kanyal ang dalaga at isinakay siya nito sa taxi. Nang nasa loob na ng sasakyan si Maggie, kasama ang driver na si Miguel F. Campos ay napahagulhol ng iyak ang dalaga. Iyak ng paghihinagpis at pagkaawa sa sarili. Hindi makapaniwala si Maggie sa kung anong nangyari sa kanya ng araw na iyon. Paulit-ulit din niyang tinanong ang driver kung may sasakyan na sumusunod sa kanila sa takot na baka nandoon pa ang mga lalaki at agad naman siyang kinalma ng driver at sinabing walang sumusunod sa kanila. Bandang 6:30 ng umaga o halos 2 oras matapos ang nasabing panggagahasa nang marating ni Maggie ang kanilang tahanan. Sa kanilang bahay ay naroon ang ina ni Maggie, ang kanyang bayaw na si Ben Suba, ilang mga opisyal ng Philippine Constabulary, mga lokal na pulis at ilang mga reporters. Hindi nagdalawang isip si Maggie at agad niyang inamin sa kanyang ina ang masalimuot na sinapit niya sa kamay ng apat na lalaki. Agad siyang dinala ng kanyang ina sa ikalawang palapag ng kanilang bahay at inutusan na maligo. Inutusan din siya ng kanyang ina na linising mabuti ang maselang bahagi ng kanyang katawan upang maiwasan ang impeksyon at pagbubuntis. Ipinatawag din ng kanyang ina ang kanilang family doctor upang malapatan ng pangunang lunas ang mga sugat at pasa ni Maggie. Sa mga oras na iyon, hindi pa makapagpasya ang pamilya kung anong gagawin nila sa problemang kanilang kinasadlakan. Hapon ng July 28, 1967, nagtipon ang pamilya ni Maggie upang pag-usapan kung ano ang mga hakbang na dapat nilang gawin. Matapos ang pagpupulong, nagdesisyon ang buong pamilya na ipaalam sa mga otoridad ang pangyayari. Madaling araw ng July 29, 1967 o 4 na araw matapos ang nangyaring pangahalay kay Maggie, nagtungo ang pamilya ni Maggie sa Quezon City Police Headquarters kasama ang kanilang abogado na si Regina O. Benitez upang magsampa ng reklamo at magbigay ng kanyang pahayag ukol sa totoong nangyari.
Sumailalim si Maggie sa isang medical internal examination sa ilalim ng pangangasiwa ni Dr. Ernesto Brion na NBI Chief Medical Legal Officer. Habang isinasagawa ang medical examination ni Maggie, naroon din sa opisina ng NBI ang police detective na si Pablo Pascual. Doon nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula sa police headquarters upang sabihin na namataan na ang isa sa mga suspect na si Gomez. Nakita si Gomez sa may Buendia Avenue habang nagbabasa ng Daily Mirror newspaper na may headline tungkol sa panggagahasa kay Maggie De La Riva. Nahuli naman si Gomez ng mga detectives na sina Pablo Pascual at Ricardo Aniceto na nagkunwaring nagtitinda ng ice cream. Sinubukan pa ni Gomez na tumakbo, ngunit naharangan siya ng isa pang detective na si Reynaldo Roldan na armado ng Thompson submachine. Nang marinig ni Maggie ang pagkakaaresto kay Gomez ay agad siyang nagtungo sa police headquarters upang tiyakin ang formal na pagkakakilanla ni Gomez. Nang makita ni Gomez si Maggie, tumayo ito at sinabing, Maggie, please, hindi ako kasama. Magsabi ka ng totoo. Nakatitig lamang si Maggie kay Gomez. Napaupo ito habang umiiyak. Maya-maya'y tumayo si Maggie at sinubukang kalmutin ang mukha ni Gomez, ngunit nakailag ito. Nang mahimasmasan ay tumayo si Maggie at sinabi na, ikaw, isa ka sa mga lalaking humila sa aking binti at gumahasa sa akin. Namutla naman ang mukha ni Gomez at mas piniling humarap na lamang sa pader at umiyak. Bandang alas 9 ng gabi ng araw ring iyon, nagbigay ng pahayag si Gomez. Umamin ito sa pagkakasangkot sa insidente at pinangalanan din niya ang tatlo niyang kasama. Sinabi rin ni Gomez na si Pineda lamang ang nagplano, nagpiring at nanakit kay Maggie. Matapos namang malaman na naaresto na si Gomez, nataranta si Aquino, Pineda at Kanyal, kaya't nagkita-kita sila sa isang lugar sa lungsod ng Pasay. Pumunta sila ng San Miguel, Bulacan gamit ang Mercedes-Benz ni Gomez upang iligaw ang mga law enforcement na nagtatrack sa kanila. Mula Bulacan ang tatlo ay nagmaneho pabalik ng Maynila, dumaan sila ng Pasay City at pagkatapos ay nagmaneho patungong Batangas. Nag-check-in sila sa Samson Ponte Rest House sa Lipa City gamit ang iba't ibang pangalan. Nang maghapunan naman ang tatlo sa isang restaurant sa Lipa City, nakilala sila ng isang waitress na nakabasa sa dyaryo ng tungkol sa kaso ni Maggie. Agad namang inabisuhan ng waitress ang mga lokal na pulis. Kinabukasan, July 1, 1967, lumipat ang tatlo sa isa pang bahay na pag-aari ng isang opisyal ng lungsod ng Maynila na matatagpuan sa Katipunan Street sa Lipa City. Tumulak ang mga pulis sa lugar at pinalibutan nila ang bahay. Puresahang dumaan sa likod ng bahay ang mga pulis at doon naaresto sina Kanyal at Pineda. Nakatakas naman si Aquino sa pamamagitan ng pagmamaneho ng Mercedes-Benz papunta sa Barrio Santa Rita sa Taal. Sinubukan ng mga law enforcement na i-track down si Aquino ngunit bigo silang mahanap ito. Kalaunan ay sumuko rin si Aquino kay Miss Aurelia Libiste, ang asawa ng dating gobernador ng Batangas. Si Maggie naman ay inilipat sa isang safe house sa Camp Crame matapos makatanggap ng mga pagbabanta. Nagsimula ang trial noong July 11, 1967 sa Quezon City Court of First Instance na pinamunuan ni Lourdes Paredes San Diego. Sa trial, pinanatili ni Pineda, Aquino at Kanyal ang account na ginahasa at sinaktan nila si Maggie bilang ganti di umano dahil binangga ni Maggie ang kanilang sasakyan. Bilang karagdagan, sinabi din ni Pineda na sinuhulan nila si Maggie ng 1,000 pesos kapalit ng pagsasayaw habang unti-unting tinatanggal ang kanyang mga damit at kusa di umanong sumunod doon si Maggie. Ang mga pahayag na ito ng suspect ay taliwas naman sa inilabas na resulta ng medico-legal na isinagawa kay Maggie. Base sa medical report ni Maggie, nagkaroon ng maraming contusions at mga pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan ng dalaga, pati na rin mga sugat sa kanyang ari. Ipinakita rin ang ilang mga larawan kung saan nakikita ang mga pasa sa dibdib, balikat, braso, hita, kanang tuhod at binti ni Maggie. Ipinahayag din ng doktor na habang sinusuri niya si Maggie, ay nagreklamo si Maggie ng pananakit ng kanyang leeg, abdominal wall at pati na rin pananakit ng maselang parte ng kanyang katawan. Ayon kay Dr. Brion, ang mga pinsalang iyon ay maaaring sanhi ng mga malalakas na suntok habang siya ay ginagahasa. Kaugnay naman sa pagsusuri sa private part ni Maggie, idineklara ng doktor na nakakita siya ng mga injuries sa ari ng dalaga na bunga ng pakikipagtalik.
Noong ikalawa ng Oktubre 1967, napatunayan ng korte na ang mga akusadong sina Jaime Gomez, Eduardo Aquino, Basilio Pineda at Rogelio Canyal ay nagkasala sa krimen ng forced abduction with rape sa ilalim ng Article 335 ng Revised Penal Code of the Philippines at hinatulan sila ng kamatayan sa pamamagitan ng silya elektrika, kasama ang 10,000 danyos sa bawat isa upang bayaran si Maggie de la Riva. Ang apat na lalaki ay dinala sa Muntinlupa National Penitentiary habang dinidinig ang kanilang mga apila na kalaunan ay binasura lamang ng korte. Habang nasa bilangguan, nakilala nila ang isang American missionary na si Olga Robertson. Si Olga ay nakatira sa labas ng prison complex at naglaan ng halos lahat ng kanyang oras sa prison ministry. Binisita ni Robertson ang mga lalaking hinatulan at hinimok sila na kabisaduhin ang Bible verse na John 4:16 na nagsasabing, "Know how much God loves us and we have put our trust in His love. And all who live in God, and God lives in them." Pagkaraan ng 3 buwan, muli niyang binisita ang mga lalaki, ngunit natuklasan niyang hindi na sila interesado sa spiritual na mga bagay. Subalit determinado si Robertson na iligtas ang mga kaluluwa ng mga lalaki, kaya't bumalik siya isang araw bago ang nakatakdang eksekusyon. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, noong December 28, 1970, namatay si Rogenio Canyal dahil sa drug overdose 2 taon bago ang nakatakdang pagbitay. Ang natitirang 3 naman ay na-execute sa pamamagitan ng silya elektrika noong May 17, 1972 sa pamamagitan ng direktang utos ng dating Pangulong Ferdinand Marcos habang ang mga actual proceedings ay na-broadcast din on national radio. Sa araw ng kanilang pagbitay, kumain sila ng almusal na pritong manok na may kasamang tinapay at kape. Pagkatapos ay inahit ang kanilang mga buhok bandang alas 10 ng umaga. Ang kanilang huling pagkain ay isang tanghalian na may kanin, kare-kare, tinolang manok, lobster, crispy pata, lechon, fried lapu-lapu at ice cream. Walang tigil naman sa pag-iyak ang 3 sa isang panayam sa radyo. Bago ang pagbitay, dinala ni Olga ang iba pang mga bilanggo kung nasaan sina Gomez, Aquino at Pineda upang umawit ng mga hymns of praise para i-encourage ang 3 nahatulang lalaki. Sa puso ni Olga, naniniwala siya na maaaring ang 3 ay mabibitay ng araw na iyon, ngunit patungo ang mga ito sa bisig ng kanilang tagapagligtas. Sa oras ng pagbitay, ang mga mamamahayag ay nahati sa 3 grupo upang saksihan ang bawat mga kaganapan. Si Jose Gomez ang unang pumasok sa death chamber. Habang siya ay nakatali sa upuan, he entered a state of shock after being sedated. Ginugol niya ang kanyang mga huling sandali sa pag-iyak habang ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang leather mask. Ang kanyang mga paa naman ay nakapatong sa isang basang block ng quarry stone. Kabilang sa mga saksi ang kanyang ama na nangako sa kanyang anak na naroroon siya sa kanyang mga huling sandali. Ang kanyang ina naman ay nasa Malacañang Palace para sa isang pribadong pakikipanayam sa Pangulo upang umapila ng pardon na tinanggihan naman ng Pangulo dahil sa malawakang galit ng publiko sa insidente. Gomez nang i-activate ng 3 prison guard ang switch ng silya elektrika. Matapos naman ang first shock nang makitang buhay pa siya ng prison doctor, pinagtalunan pa nga kung siya ba ay muling ibabalik sa kanyang selda dahil hindi niya ikinamatay ang first shock. Hanggang sa napagdesisyon ng ulitin ang proseso at idiniklara siyang patay bandang alas 3:20 ng hapon ng araw na iyon. Si Basilio Pineda naman ay sapilit ang kinaladkad sa death chamber at idiniklara itong patay bandang alas 3:55 ng hapon. Ang pinakahuling binitay ay si Edgardo Aquino na siya namang tanging nagpakita ng pagsisisi sa nagawang krimen. Isang prison chaplain na head ng prison guards at doktor ang nakarinig ng huling mga salita ni Aquino. "Iwasan ang masamang kabarkada at sundin ang inyong mga magulang." Siya ay binawian ng buhay bandang alas 4:10 ng hapon. Ang mga bangkay ng 3 lalaki ay dinala sa morgue ng Bilibid para sa pinal na pagkakakilanlan at kinuha kinabukasan ng kanilang mga kaanak. Nanatiling nakasara naman ang kabaong ni Gomez sa buong durasyon ng burol hanggang sa ito ay mailibing. Ang mga criminal proceedings at execution announcement ng bawat isa sa mga akusado ay na-broadcast sa pampublikong istasyon ng radyo na DZRH na nagdulot ng sensationalism at public hysteria.
Ang nangyari kay Maggie de la Riva ang nagpasimula sa paksa ng panggagahasa sa Pilipinas. Pinalitan naman ng pangalang Galaxy Lodge ang pangalan ng hotel kung saan nangyari ang panggagahasa kay Maggie. Ang death row cell block kung saan nakulong ang apat na lalaki kasama ang electric chamber nito ay patuloy na ginamit hanggang 1976 at noon ay napalitan naman ang execution ng firing squad. Ang electric chair din na ginamit sa execution ay nasira ng apoy ngunit may kaunti namang naisalba at naayos para sa isang museum exhibit. Taong 1986, ang parusang kamatayan ay unang inalis ni Corazon Aquino at kalaunan ay ibinalik naman ni Fidel Ramos na ang pangunahing pamamaraan ay lethal injection. Dahil doon, isang bagong death house ang itinayo upang paglagyan ng lethal injection executions at ang naisalbang electric chair ay dinisplay sa Bilibid Museum. Ikinonvert naman ang death row cell block bilang isang maximum security compound noong panahong iyon. Taong 1994, ang insidente ay isinapelikula na pinamagatang The Maggie de la Riva Story, God, Why Me? Ang karakter ni Maggie ay ginampanan ng aktres na si Dawn Zulueta at ginampanan naman ng aktor na si Miguel Rodriguez ang karakter ni Jose Gomez. Iniulat naman noong March 6, 2017 na sinabi ni Maggie na dapat pa ring maging bahagi ng batas ng bansa ang parusang kamatayan. Para kay Maggie, ang langit ay hindi para sa lahat.